Oras na siguro para magpahinga na ako sa negosyo. Ang lahat ng tingin ay nasa matanda at sa bawat galaw nito. Mga gulat at nag-aabang. Bilang unang apo ko sa unang anak kong Yumao, si Aliana ang unang may karapatan sa kumpanyang pinalago ko. Hayag nito na diretso ang tingin kay Aliana. Ngunit bago ito mapunta sa'yo, kailangan ko munang magkaroon ng lalaking apo sa'yo para makasigurado na hindi mapuputol ang lahi natin. Dagdag nito. Para namang nabuhusan ng malamig na yelo ang dalaga sa mga narinig. Pangarap nitong pamahalaan ng kumpanya ng pamilya. Kung kaya naman, ay nag-aral ito ng Business Administration. Ngunit hindi nito inakala na ganoon ang magiging kondisyon ng lolo nito. Bagamat gulat, ay determinado pa rin itong makuha ang pangarap na matagal nitong pinagporsigihan. Igaano po katagal ang palugit sa kondisyon ninyo, lolo? Matapang na tanong ni Aliana. Napangiti ang matanda sa tanong ng dalaga. Isang taon. Maganda ka naman at matalino. Kaya alam kong hindi ka mahihirapan sa kondisyon na ito. Gusto ko nang i-enjoy ang natitira kong buhay sa mundo, apo. Sana'y maintindihan mo ito. Malumanay na sagot ng matanda. Tumangwa ang dalaga saka nagwika. Opo naman, lolo. Makakaasa po kayo na bago matapos ang isang taon, ay makakarinig kayo ng magandang balita mula sa akin. Ngumiti ang dalaga saka tumayo at nagtungo sa kwarto nito. Hinanap ang sariling telepono at tinawagan ang numero ng kaibigan. Hello Jane, 8 PM, Red Lust Club, see you there. Walang pasakali ang sabi nito sa kaibigan. Ibinaba nito ang tawag saka inumpisahan na ang pag-aayos sa sarili. Naglagay ito ng kolorete sa mukha at ikinulot ang mahabang itim na buhok. Isunuot nito ang isang black leather dress na siyang mas nagpakita ng mga kurbada nito sa katawan at saka pinaresa nito ng isang makinang na black stiletto. I have confidence in you, Soph. Kailangan mong makahanap ngayong gabi ng sperm donor na pogi, matalino at super pogi talaga. Pagkausap ni Aliana sa sariling refleksyon sa salamin bago bumaba ng hagdan at sumakay sa dark gray Mazda CX-3 na regalo ng kanyang ina noong kaarawan nito. Pagkarating nito sa pugad ng mga artista, modelo, politiko at mga negosyante na gusto ng good time, ay agad na bumaba ang dalaga ng sasakyan at diretsyong pumasok sa loob. Inilibot nito ang mga mata hanggang sa mahagip ng paningin nito ang kaibigan. OMG! You look fabulous talaga as always, Yana! Namamanghang puri sa kanya ni Jane. Ngumiti si Aliana saka hinawakan ang magkabilang pisngi ng kaibigan. Dapat lang maganda tayo tonight dahil kailangan kong bumingwit ng magandang lahi. Sabi nito na para bang buhay ang nakataya sa gabing iyon. What is your type ba? Do you want artista ba? Bet mo ba Ruru Madrid? Alden Richards? Anak ng artista? Inigo Pascual? Wait, I have someone in my mind. Have you heard the name Wang? The Chinese and own an oil company. Walang prenong sabi ni Jane. I think I've heard the name. Alam mo naman na matagal nang gusto ni Lolo na magkaroon ng partnership ang company with oil. Pareho rin kasing magbe-benefit kaya wala ring malulugi. Sagot ni Aliana sa nakakunot na noo. Anong meron sa kanila? Ayaw ko sa matanda, Jane. As much as possible ay below 40 years old sana. Para sure na mabubuo ang baby at walang magiging problema. Dagdag pa ng dalaga. Loka ka? Hindi naman matanda ang sinasabi ko eh. I've heard kasi from my mommy na may anak silang poging bachelor. Like, super pogi sis. Pogi, matalino at mayaman pa. Balita ko nasa Forbes magazine ang mukha nun as one of the youngest billionaire eh. Wala ka na talagang mahihiling pa kung sakali. Ang kaso. Ayan tayo sa kaso-kaso na yan eh. Ano naman ang kaso? Ang kaso, baog, ganun? Putol ni Aliana si sinasabi ni Jane nang marinig nito ang salitang kaso. O baka, lalaki rin ba ang hanap niya? Okay lang naman kahit anong preference niya. Sperm lang naman ang pakay ko. Dagdag pa ng dalaga. No, none of the above. Hindi siya ganun pero balita ko ay allergic ito sa salitang kasal at anak. Sagot ni Jane sa kaibigan. Paano mo naman nalaman yung mga yan? Tama ba yung nahagip mong kwento? Hindi maiwasang maitanong ni Aliana. Dahil ngayon lang ito nakarinig ng isang negosyante na ayaw ipagpatuloy ang lahi.
Kinagat ni Jane ang kanyang labi at saka lumingon sa paligid na tila tinitignan kung may nakikinig ba sa pinag-uusapan nila ng kaibigan. Nang makitang walang malapit na tao sa pwesto nila, ay pabulong itong nagkwento kay Aliana na nagtatakang nakatingin sa kanya. Remember Jennifer, yung anak ng kumpare ni Daddy na sobrang pangit ng ugali? Tanong nito na tinanguan ni Aliana. She told me na dapat ay pakakasalan siya ni Matthew Wang, aka Mr. Billionaire, pero nireject niya raw ang proposal dahil ayaw niyang ikasal at magkaanak. Pero syempre, alam naman nating baligtad magkwento ang bruhang yon. Kaya si Mr. Billionaire talaga ang nagreject sa kanya at tunay na may ayaw ikasal at magkaanak. Ang kapal naman ng foundation ni Bakla para sabihing siya ang nagreject. Fabricated na nga ang lips at nose niya, pati ang mga kwento. Pagpapatuloy ni Jane sa sinasabi. Nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Aliana matapos marinig ang mga sinabi ng kaibigan. Iniisip ni Doc kung paano kukumbinsihin ng lalaki. Nabigyan siya ng sperm matapos sa mga nalaman tungkol dito. What if sabihin ko na lang na hindi siya obligado sa pagpapalaki sa bata at hindi ko rin gustong magpakasal sa hindi ko naman mahal? Kaya ko rin naman kung ako lang eh kapag nakuha ko na ang kumpanya. Tama, tama Aliana. Ganyan na lang sasabihin mo kapag nakita mo siya mamaya. Pagpaplano ng dalaga sa mga gagawin at sasabihin nito sa lalaki sa isip niya. Nagising na lang sa realidad ang dalaga matapos tapakin ng kaibigan ang kaliwang pisngi nito at alukin siya ng alak. Tinanggap niya ang baso at diretsyong nilagok. Sa alak nito balak humugot ng lakas ng loob para kausapin ng binatang bilyonaryo. Alas 10 na ng gabi nang mahagip ng mata ni Aliana ang isang matipulong lalaki na kapapasok pa lamang ng club. Matangkad ito at medyo singkit. Napakagwapo nitong tignan kahit pa sa malayuan. Matthew, my boy, it's nice to see you here, bro. Akala ko hindi ka na makakarating. Muntik na ako magtanim ng sama ng loob sa'yo. Bati ng isang maputing lalaki sa binatang kadarating lamang na umabot pa sa pandinig ni Aliana. Biglang napatayo at nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ang pogi! Shit! Ito na ba yung bilyonaryong kinukwento ni Jane? Grabe! Ang gwapong tignan kahit sa malayo. Sure win na ang lahi mo, future baby ko. Ang tanging nasabi ng dalaga sa isip niya. Ba't bigla kang tumayo? May nakita ka bang multo, sis? Lasing at utal na tanong ni Jane sa dalaga. Napalingon ito sa kaibigan at saka itinuro ang nakitang lalaki na narinig niya ang tinawag na Matthew. Is that the Matthew Wang na kinukwento mo? Tanong ni Aliana sa umaasang boses. Ikinunot ni Jane ang noo nito at pinaningkit ang mga mata para makita ng malinaw ang tinuturo ni Aliana. Ilang segundo lang ay lumaki at nanlaki ang mga mata nito. OMG! Ang pogi, sis! Malakas ang boses na sabi ni Jane. Yes! Siya nga yan! Akala ko Photoshop lang mga nakikita kong pictures niya, pero hindi pala! Mas pogi pa siya sa pogi niya mga pictures na nakita ko! Dagdag pa niya na tila ba maglulupasay na sa daan. Napailing si Aliana sa naging reaksyon ng kaibigan. Napatingin ulit ito sa binata na may pagkamangha sa mga mata. Your sperm will be mine soon. Bulong ni Aliana sa sarili. Napabuntong hininga si Matthew nang pagmasdan ang mga kaibigan na nasa gitna ng club at sumasayaw kasama ang mga babaeng lumapit sa kanila. Hindi nito mawari kung paanong nakukuha ng mga ito na pagkatiwalaan ang mga estrangherang babae at sumama sa kanila na walang tanong at pagdadalawang isip. Hi! Napalingon ang binata sa boses ng babaeng bumati sa kanya. Are you alone? Do you mind if I sit here with you? May ngiting tanong ng babae sa kanya. Ikinunot ni Matthew ang noo saka nagwika. Do whatever you want. I don't care. So, I can kiss you? Mahina at mapangakit na tanong ng dalaga. What? Tanong ng binata dahil baka hindi tama ang narinig nito. Wala. Ang sabi ko ay, bingi ka. Sarkastikong sabi ng dalaga. Isang nakabibinging katahimikan ang lumukob sa dalawa at kapwa mga ingay ng taong sumasayaw sa baba ng club ang kanilang naririnig. Pang-apat na baso na ng alak ang hawak ng binata nang biglang magsalita muli ang katabi. Ganito ka ba talaga, katahimik?
ang pambasag katahimikang tanong ng babae sa binata. Excuse me? Takang tanong ni Matthew sa ekstrangherang dalaga. You're excused? Sagot ng babae na nakangisi pa at tila natutuwa. Hindi naman nagustuhan ng binata ang pagiging sarkastiko ng kausap niya. Kaya imbis na kausapin, ay inunom na lamang nito ang alak na hawak. Saka umaktong tatayo at aalis. Ngunit bago pa ito nangyari, ay napigilan na ito ng babae sa pamamagitan ng paghawak nito sa braso niya. I'm sorry, please don't leave. Sabi ng babae upang hindi tuluyang umalis ang binata. Anong gusto mo? I'll buy you anything, my treat. Dagdag pa nito. What do I want? I want to leave. So if you'll excuse me. Sagot ni Matthew rito. No! Biglang sigaw ng babae nang pinilit ng binata na alisin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Are you insane? We don't even know each other and yet you're clinging on to me. Iritadong sabi ni Matthew. Hindi nito makuha kung bakit ganoon ang inaasal ng babae, gayong hindi naman nila kilala ang isa't isa. I know you. You're Matthew Wang, and I am Aliana Salcedo. Nice to meet you. Kilala na natin ang isa't isa, kaya magstay ka na. Mabilis at dire-diretsyong ani ng babae sa kanya. Tiningnan nito ng mabuti ni Matthew at pinag-iisipan kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang kaharap. What do you want from me? I don't have time for this. I have other things to do. Walang emosyong sabi ng binata sa kaharap. Nakulang na lang ay umakap sa katawan niya para hindi ito makaalis. Your sperm! Walang dalawang isip na sabi ng babae na kinabigla ng binata. What? Utal na tanong ni Matthew. Matamis na ngumiti ang dalaga. Saka malumanay na inulit ang mga katagang binitawan na siyang halos ikalaglag ng panga ni Matthew. I said, I want your sperm. Will you be my sperm donor, please? Hindi alam ni Aliana kung matatawa ba ito sa nakitang reaksyon ni Matthew matapos niyang sabihin ang gusto nito mula sa kanya o magiging seryoso. Hindi ko naman pinopropose ang kasal dahil alam kong ayaw mong matali at hindi ko lang sinasabing kailangan mo akong anakan. Kailangan ko lang ang sperm mo para sa surrogacy. Hindi mo kailangan magsustento at hindi rin kita obligahin na magpakatatay. Tanging sperm mo lang ang kailangan ko. Please? Pagpapaliwanag ni Aliana sa gusto nitong mangyari. Kung gusto mo, magpirmahan tayo ng kontrata para makasiguro ka na tototohanin ko mga sinasabi ko. Okay lang naman sa akin. Sa katunayan nga ay may nakaready na ako. At kung gusto mo ay i-revise mo na lang o kaya ay magdagdag ng ibang conditions. Dagdag pa na sabi ng dalaga. Hindi makapaniwala ang binata sa mga naririnig nito mula kay Aliana. Tinitigan niya ito na parabang nababaliw na ito at hindi nito alam kung ano mga pinagsasabi. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, miss? Naririnig mo ba ang sarili mo? Wika ng binata na baka sa mukhang hindi maipaliwanag na emosyon. Humugot ng malalim na paghinga ang dalaga, saka tinitigan ng mariin sa mata ang binatang kaharap. Sinigurado nito na makikita nito ang desperasyon at pagiging seryoso nito sa mga sinasabi. Kailangan ko ang sperm mo para sa pangarap ko. I know that I may sound insane here, pero nagmamakaawa ko sa'yo. Pahingin ang sperm mo. Babayaran kita kung gusto mo. Kahit magkano pa yan, basta ibigay mo ang sperm mo. Sabi ng dalaga na may halong pagmamakaawa. I'm sorry but I can't help you, Miss Salcedo. Maraming lalaki sa tabi. Why not ask them? Sagot ni Matthew na tila ba'y naiirita na. Can't or won't? You know you can. You just chose not to. Naniningkit ang mga matang sabi ni Aliana. At saka, ikaw nga ang gusto ko. Bakit ba binibigyan mo pa ako ng ibang option? Naiinis na dagdag ng dalaga sa sinasabi. Gusto pa sanang magsalita ng dalaga. Ngunit biglang dumating ang mga kaibigan ni Matthew at tinawag ito. Tuluyan ang natanggal ng binata ang pagkakahawak nito rito at tinalikuran na siya. I won't give up. Makukuha ko rin ang sperm mo, Mr. Wang. You just wait and see. Sigaw nito na tama lang para marinig ng binata. Imbes na lingunin, ay umiling na lamang ang binata sa dalaga at diretsyong naglakad sa mga kaibigang tumawag sa kanya. Hindi kita titigilan hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, Matthew.
Bulong ni Aliana sa sarili bago tuluyang nawala sa paningin ng lalaki. Kinabukasan ay maagang nagising si Aliana upang ayusin ang mga isusuot na damit at mag-ayos ng sarili. Suot nito ang isang puting full-length sleeves polo at khaki brown na slacks na pinaresa ng isang nude na pointed high heels at itim na Dior bag. May kulang pa ba? Tanong ni Aliana sa sarili habang nakaharap ito sa refleksyon niya sa salamin. Umikot ito at nilapitan ang salamin, saka nagliwanag ang mukha. Kinuha nito mula sa drawer ng cabinet ang isang itim na box na mukhang mamahalin at inilabas ang isang kwintas na kulay silver. Bagay ka talaga sa kahit na anong suotin ko. Thank you, Daddy. Malamlam ang mga matang sambit ng dalaga habang pinagmamasda ng huling regalo ng ama sa kanya bago ito mamatay sa fire accident matapos silang iligtas nito. Kinalma nito ang sarili sa pamamagitan ng paghugot ng malalim na paghinga at pagpaypay sa nakabukas nitong mga mata. Tinignan pa nitong muli sa huling pagkakataon ng sarili, saka napagdesisyon ng gumayak na sa pupuntahan. Kuya, sa Apex Petroleum Company po tayo. Ani ng dalaga sa maghahatid sa kanya dahil hindi nito kaya mag-drive mag-isa dahil sa hindi pa rin nawawalang hangover mula sa ininom kagabi. Balak nito ang magtungo sa kumpanya ng lalaki upang kulitin ito. Hindi rin alam ng dalaga kung bakit ba pinipilit niya ito. Gayong marami namang ibang lalaki na willing magbigay sa kanya. May kakaiba sa binata na tila ba humihila sa kanya at hindi niya mabitaw-bitawan. Nandito na po tayo, ma'am. Pag-impurma sa kanya ng driver. Ihintayin ko po ba kayo? Dagdag nitong tanong bago pa makalabas ang dalaga. Hindi na po, kuya. Baka po kasi matagal ako at maghintay pa kayo rito. Tatawag na lang po ako kapag kailangan ko kayo. Thank you. Nakangiting sambit ni Aliana sa kausap bago nito sinara ang pinto ng sasakyan. Naglakad ang dalaga patungo sa elevator na walang lingon-likod. Hindi nito pinapansin ang mga salitang naririnig nito mula sa mga taong nakakasalubong na nakakakilala sa kanya at nagtataka kung bakit ito naroroon. Good morning, ma'am. What floor po tayo? Tanong ng babaeng attendant na sumalubong sa kanya sa elevator. Top floor, please. I have an appointment with the CEO. Sabi nito sa elevator attendant na kasama. Wala naman na itong narinig pa mula sa babaeng attendant. Kaya naman ay kinuha nito ang telepono mula sa bag na nakasabit sa braso at binasa ang file na sinend ng kaibigan sa kanya. Tungkol ito sa lalaki at sa mga bagay na ayaw nito at gusto. Bakit ba ayaw ng lalaki na magpakasal at magkaroon ng anak? Sa lahat ng interview nito ay iniwasan nito ang topic na yun. Ang tanong sa isip ni Aliana, matapos mapansin ang pag-iwas ng lalaki na sagutin ang mga katanungan patungkol sa kasal at pagkakaroon ng anak sa mga article at balita sa binata. Ma'am, nandito na po tayo. Maraming salamat po. Sabi ng elevator attendant na siyang gumising sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumingin ito sa nakabukas sa pinto ng elevator at hinarap ang babaeng attendant na nakangiti pa rin sa kanya. Thank you. Nakangiti niya ring pasasalamat dito bago lumabas. Taas noo itong naglakad patungo sa lamesa ng sekretary ni Matthew at nakangiting sinabi ang kailangan nito sa kumpanya. Good morning, I am Aliana Gian Salcedo. I've set an appointment this morning with Matthew Wong. Pag-impurma nito sa lalaking sekretary. May nakita itong in-encode ng lalaki sa monitor na kaharap saka ito tinignan. Good morning, Ms. Salcedo. Yes, you sent an appointment for 10 a.m. Pwede na po kayong pumasok. I already informed Mr. Wong. Nakangiting sabi nito sa kanya at tinatid pa siya nito sa harap ng pinto ng opisina ni Matthew. Thank you, Gabrielle. Pasasalamat nito rito nang mabasa ang pangalan sa nameplate na nakalagay sa kaliwang gilid ng uniforme nito. Pagkapasok sa loob, ay ngumiti ito ng malaki matapos makita ang seryosong mukha ng binata. What are you doing here? Takang tanong ng binata na napatayo pa mula sa pagkakaupo dahil sa pagkabigla. Surprise! I told you, I'm serious. I need your sperm, Matthew. Seryoso ang mukha na sabi ni Aliana habang papalapit sa lamesa ng lalaki. Nang makarating sa lamesa, ay umupo ito sa upuang kaharap ng binata. Saka inilapag ang printed copy ng kontratang sinasabi nito kagabi sa lalaki.
Here is the contract. You can review it or revise the conditions if you want. Basta may bigay mo lang ang kailangan ko. Pagpapaliwanag nito, nang makita sa mukha ng lalaki ang lubusang pagtataka sa mga dokumentong inilapag nito. Bumuntong hininga naman ang binata sa kaumupong muli. Formal nitong hinarap ang dalaga at nagwika. Wala kang mapapala sa akin, Miss Alcedo. Hindi ako pumapayag sa gusto mong mangyari. Sperm lang naman ang kailangan ko sa'yo. Bakit ba hindi mo ko kayang pagbigyan? Lumakas na ang boses ni Aliana nang itanong ito sa lalaki. Kung bakit hindi nito ito mapagbigyan sa kahilingan. Do you even hear yourself? Bakit ko naman gagawin yon? Aware ka rin naman na ayaw ko magkaanak, pero pinipilit mo pa rin yung proposal mo. Madiin ang mga kataga na binitawan ng lalaki. Dama ni Aliana ang disgusto ng lalaki sa usapan, ngunit wala sa ugali ng dalaga ang sumuko sa naumpisahan na niya. Hindi ko naman ipapaako ang responsibilidad sa'yo. Wala kang maririnig na kahit na ano mula sa akin at mamumuhay ka pa rin na binata. Walang makakaalam na ikaw ang ama ng magiging anak ko. Matapang na sagot ng dalaga habang nilalabanan ang bigat ng mga titig ng lalaki sa kanya. Napapikit naman si Matthew sa kakulitan ng babaeng kausap. Hindi nito alam kung bakit ganoon na lang ito kadesidido na makuha ang sperm niya. Ano ba ang dahilan mo, Miss Alcedo? Bakit mo ba ako patuloy na kinukulat sa isang bagay na ayaw kong ibigay? Nakakunot noong tanong nito. Dahilan para lumambot ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. I need a son to inherit our family's company. It was my dream ever since I was a kid. So, please, pumayag ka na. Malambot ang boses na ani ni Aliana. Hindi malaman ni Matthew kung dapat ba itong maawa at bumigay sa dalaga o magalit dahil kaya nitong magpakadesperada para lang sa kapangyarihan at pera. Ang pinakaayaw ng binata ay ang mga taong kontrolado ng pera. Hindi nito kayang masikmura ang mga ganitong klase ng tao. No. Hindi ako papayag sa kahit ano pang kondisyon at pamimilit mo. You may leave now. Malamig na sabi nito at humarap na sa laptop na nasa mesa nito. Bakas naman sa mukha ng dalaga ang inis sa naging tugo ng lalaki. Akala nito ay maaawa sa kanya ang binata at pagbibigyan nito sa kahilingan, ngunit mali ito. Gusto nitong magwala sa loob ng opisina ng lalaki, ngunit kailangan niyang habaan ng pasensya upang makuha ang loob nito. Tumayo ito at naglakad patungo sa pinto ng opisina. I'll leave for now, pero babalik ako. Makukuha ko rin ang loob mo, at lalo ng sperm mo. I'll make it happen, Matthew. Ang huling mga salitang sinambit nito, bago tuluyang umalis si Ron. Nakasalubong nito ang lalaking sekretary ni Matthew, pagkalabas niya ng opisina nito. Ngingitian niya ito ng matamis, dahil alam niyang makikita pa niyang muli ang lalaki. Bago makuha ang gusto mula sa boss nito. Matapos makalabas sa kumpanya ng lalaki, ay agad na sumakay ito sa sasakyan na siyang tinawagan niya at halos kararating lang din. Nasa isip ng dalaga kung ano ang mga susunod nitong hakbang upang mapaamo ang matigas na binata. Sa sumunod na araw ay hindi nakapunta ang dalaga sa kumpanya ng lalaki dahil may kailangan itong asikasuhin sa kumpanya ng kanilang pamilya. Good morning, Lolo! Ipinapatawag niyo raw po ako? Pagbati nito sa matandang Salcedo, na seryosong nakaupo sa revolving chair nito. Iniangat ng matanda ang tingin sa dalaga mula sa monitor na kaharap. Kapag kuwaring umiti ito, nang makilala ang apong nasa harapan. Magandang umaga, apo. Maupo ka. Balik na bati nito sa dalaga at iminuestra ang kamay sa upo ang nasa harap ng lamesa nito. Kumusta ka? Pangangamusta nito sa apo. Okay lang naman po ako, Lo. Kayo po ba? Sagot ni Aliana. Maayos naman ang lagay ko, maliban sa likod ko. Sagot din ito sa apo. Ipinatawag kita ngayon dahil kailangan kong bumisita sa ospital. Kagabi pa masakit ang likod ko at gusto ng mga tita mo na ipa-check up ko na ito. Maaari bang ikaw na muna ang pumunta sa meeting with Mr. De La Isla? Dagdag nito na siyang paliwanag kung bakit niya ipinatawag ang dalaga sa araw na yon. Mr. De La Isla, may-ari ng Isla Mercado? Tungkol saan po ang meeting? Takang tanong ng dalaga sa kanyang lolo dahil hindi nito inaasahan na makukuha ng Salcedo ang loob ng mailap na De La Isla.
partnership para sa isang outreach programa po. Nais kasi ng Isla Mercado na mamahagi ng mga laruan sa mga batang kapusang palad at malayo ang lugar sa syudad. Gusto nilang gumawa ng mga miniature toy cars na inspired sa mga kotseng binibenta natin. Pagpapaliwanag ng matandang Salcedo. Maganda rin ang offer nila, kaya naman hindi ko na matanggihan. Para na rin sa mga bata kung kaya rin ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Dagdag wika nito. Tumango naman si Aliana nang maintindihan ang mga sinabi ng kanyang lolo. Binasa rin ito ang iniabot sa kanyang dokumento at kontrata na kailangan niyang ipapirma mamaya. Ibinigay ko na sa company driver ang address ng restaurant na pupuntahan mo. Pagkatapos mong ipapirma ang mga kontrata ay sumunod ka sa akin sa ospital. May ipapakilala ko sa'yo na maaring makatulong sa'yo kapag hawak mo na ang kumpanya. Pag-impurma ng kanyang lolo sa pagaganapan ng meeting at sa gagawin nito matapos iyon. Sige po lolo, mag-ayos lang po ako saglit ng buhok at mukha ko sa banyo. Pagpapaalam ng dilaga bago tuluyang nilisan ang opisina nito. Nagtungo si Aliana sa banyo at inilabas ang kanyang face powder. Naglagay ito sa mukha at inayos ang buhok habang nakatingin sa salaming nasa harap. Kinakabahan ito dahil ito ang unang beses na siyang mismo nga harap sa kliyente. Madalas kasi ay nasa isang tabi lamang ito at ang lolo niya ang kumakausap sa mga yon. Kaya mo to, Aliana. Kailangan mo rin to para masanay ka na kapag ikaw na ang namamahalan ng kumpanya. Pagpapalakas nito ng loob sa sarili. Ngumiti pa muna ito sandali sa salamin at saka nagtungo sa parking lot para magpahatid na. Nang makarating ito ay naupo agad ang dalaga at naghintay ng ilang minuto. Napatayo ito ng matanawang pamilyar na mukha ng kliyente mula sa pinto na kakapasok lamang. Good morning, Mr. De La Isla. I am Aliana Salcedo and I am here in behalf of my grandfather. Kasalukuyan itong nasa ospital ngayon because of some health issues, but I was instructed already, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nakangiting bati ni Kalyana paglapit ng lalaki sa pwesto niya. Inilahad ng dilaga ang kamay na siya rin namang tinanggap ng kaharap. Ngumiti ang lalaki sa kanya at saka nagwika. I heard a lot of good things about you, young miss. Sa batang edad mo, ay mukhang mamanahin mo na ang kumpanya ng lolo mo. Nahihiya namang ngumiti at nag-iwas panandalian ang tingin ng dalaga dahil sa sinabi ng kausap. Hindi nito inakala na kilala pala siya nito. Sana nga po ay mangyari yan. Sagot ni Aliana gamit ang malambot nitong boses. Maupo po kayo, Mr. De La Isla. Dagdag nito. Hindi naman nagtagal ang usapan ng dalawa dahil wala namang naging reklamo ang kausap ng dalaga sa mga ipinakita nitong dokumento at kontrata. Nang matapos po yung mirama ng lalaki, ay dali namang tumayo ang dalaga upang pasalamatan nito. Thank you for putting your trust in Salcedo Lux Mobility, Mr. De La Isla. Magiliw na wika ng dalaga, saka inilahad pa ang kamay. Tinanggap naman ng lalaki ang kamay na nakalahad ni Aliana, saka itinignan ang orasang nasa bisig. It's great doing business with you. Totoo ngang walang may re-reklamo sa kumpanya ninyo, iha. Ani ng lalaki. O sige, mauuna na ako. I still have other meetings I need to attend to. Send my regards to your grandfather. Paalam nito sa dalaga bago tuluyang lumabas ng restaurant. Muli namang naupo si Aliana at huminga ng malalim. Nawala na ang kanyang kabang nararamdaman matapos maging matagumpay ang unang pagharap nito sa kliyente. Hindi sadyang napalingon si Kalyana sa kaliwa upang tawagin sana ang waiter nang makita niya si Matthew na may kausap na matandang lalaki. What a coincidence! Buti na lang pala't hindi ako natuloy sa pagpunta sa Apex. Bulong ni Kalyana sa sarili bago tinuloy ang pag-order ng pagkain. Saktong pagkaubos ng pagkain ng dalaga ay siya ring pagtapos ng meeting ni Matthew. Kita nito ang paglagok nito ng inumin at pagkalikot sa telepono. Nilapitan ng dalaga ang lalaki, saka naupo sa kaharap nitong upuan. Hello, Mr. Wang. It's nice to see you here. Bati nito sa dalaga. Otomatikong kumunot naman ang noon ng lalaki nang marinig ang pamilyar na boses ng dalaga. Tiningnan niya ito at tila naaalibadbaran sa nakangiting mukha nito. What are you doing here? Are you following me? May inis sa boses na tanong ng lalaki. Excuse me lang ha? Bakit naman kita susundan?
Hindi ba pwedeng nagkataon lang? Depensa ng dalaga sa sarili. Pogi ka pero ang assuming mo rin. Dagdag ng dalaga sa pabulong at mahinang boses. Inirapan naman siya ng lalaki dahil sa dami ng sinabi nito rito na siyang kinatawa ng dalaga. Gay ka ba? Kaya ayaw mo akong bigyan ng sperm mo? Maganda naman ako ah, kaya bakit hindi kita mapilit? Walang prenong tanong ni Aliana. Excuse me? Nanlalaki ang mga matang tanong ng lalaki. You're excused? Natatawang sagot ng dalaga. Seriously, hindi ko na alam kung anong iisipin ko tungkol sa'yo. Para kang bata pero mukha rin wala sa katinuan. Iritang wika ng lalaki sa dalaga. Humalukip-kip naman si Aliana sa sinabi ng lalaki. Aware ito na para nga itong nasisiraan ng bait dahil sa pagiging desperada. Ngunit hindi pa naman talaga siya hibang. Nangihingi lang ng sperm wala na agad sa katinuan? Bawal bang kailangan ko lang mabigyan ng apo ang lolo ko para ipamana na sa akin ang kumpanya? Judger ka kamo talaga. No wonder wala kang girlfriend. Sabi ng dalaga. And for your information, Mr. Matthew Gavin Wang, galing ako sa meeting kaya ako narito. Hindi rin kita guguluhin ngayon dahil I am busy, kaya huwag kang masyadong assuming ha? Dagdag pa nito sa sinabi. Kinunutan lang siya nung noon ng binata at hindi na pinansin. Sa sobrang irita ng lalaki ay tumayo na ito. Ang gwapo nga pero napakapangit naman ang ugali. Mahinang sabi ng dalaga, bago padabog na naglakad paalis sa restaurant. What did you just say? Malakas na tanong ng binata. Ang bingi mo kako. Malakas din na sagot ng dalaga. Wala nang nagawa ang binata bukod sa umiling at ayusin na rin ang gamit dahil may susunod pa itong kikitain. Pagdating sa ospital kung saan nagpa-check up ang matandang Salcedo, ay kaagad itong nagtungo sa front desk upang itanong kung nasaan ang room ng lolo niya. I'm here for Mr. Giovanni Salcedo. Agad na banggit nito sa pangalan ng kanyang lolo. May ginawang nakaupo na babae sa monitor na kaharap sa kanagwika. Nasa office po siya ni Dr. Perez. Diretso lang po kayo sa kaliwang hallway at sa dulo po nun ay ang office na ni Doc. Okay, thank you. Pasasalamat ng dalaga bago tinuha ang direksyon na sinabi nito. Nang makarating ito roon, ay kumatok ito ng 3 beses sa pinto bago pumasok. Nakita niyang nagtatawa na ng kanyang lolo at doktor kasama ang isang hindi pamilyar na mukha ng matandang lalaki. Magandang tanghali po. Bati ng dalaga sa mga taong nasa loob. Napunta naman sa dalaga ang atensyon ng 3 at kita niyang malaking ngiti ng kanyang lolo. Nandyan ka na pala apo. Kamusta ang meeting mo with Mr. De La Isla? Tanong ng matandang Salcedo sa dalaga. Tumayo ng tuwid ang dalaga sa kangumiti ng matamis bago nagwika. Pumirma na po sa kontrata si Mr. De La Isla at wala po itong reklamo sa nabasang kondisyon na pinirmahan. Balita niya sa matanda. Totoo ngang magaling itong apo mo, Giovanni. Baka pwede kong ipakilala sa apo ko ito. Single pa yun. Baka gusto mong magkaroon ng Chinese na apo. Biglang sabi ng hindi pamilyar na matanda sa kanyang lolo habang tumatawa. Alanganin namang ngumiti ang dalaga nang makitang nagtawanan ulit ang mga tao sa loob. Pumarito ka apo. Pagtawag sa kanya ng lolo niya. Lumapit naman agad siya roon at agad siyang pinakilala ng lolo niya sa matandang kaharap nito. Ito si Mr. Severino Wang. Siya ang dating may-ari ng Apex Petroleum Company. Ngunit ang apo na nito ngayon ang namamahala nun. Pagpapakilala ng kanyang lolo sa matandang kasama. Ito naman ang apo ko, si Aliana, Mr. Wang. Ito ang susunod na mamamahala sa kumpanya ng pamilya namin. Pagpapakilala naman sa kanya ng lolo niya sa kausap. Muntik nang mahulog ang panganang dalaga sa narinig nitong pangalan. Severino Wang? Di ba lolo yun ni Matthew? Nagtatakang tanong ni Aliana sa isipan niya. Natauhan ng dalaga na maglahad ng kamay ang matanda. Agad niya itong tinanggap at ngumiti. It's nice to meet you po, Mr. Wang. I've heard a lot of good things about you, and I feel honored to finally meet you in person. Formal na wika ng dalaga. It's nice to meet you as well, young miss. Nakangiti ring sagot ng matanda sa kanya. Nagkwentuhan pa saglit ang mga dadat ng tao sa loob, at paminsan-minsay sinasama siya bago sila tuluyang umalis. Hindi ito makapaniwala na ang lolo ni Matthew ang makikita nito sa ospital
at mas lalo itong nawindang nang ibitahan ito nito sa kanilang private resort para sa one-week celebration ng kanilang wedding anniversary ng asawa sa susunod na buwan. Pupunta ba ako? Kaya ko ba ang pressure? Halos maiyak na tanong ni Aliana sa sarili nang mapag-isa na ito sa kanyang kwarto. Nagdadalawang isip ang dalaga kung kaya ay tinawagan nito ang kaibigang si Jane. Hello sis! Oh, ba't napatawag ka? Tanong ng kaibigan mula sa kabilang linya. Hindi ko alam kung good news or bad news ba to. Naiiyak na bati ni Aliana sa kaibigan. Hay nako, spill mo na yan. Ako ang na-anxiety sa mga pabitin effect mo sis. Malakas ang boses na litanya ng kaibigan. Ganito kasi yun. Umpisa ng dilaga. Saka kinuwento sa kaibigan ang mga kaganapan sa ospital. OMG! Pumunta ka girl! Chance mo na yan para maakit mo si Matthew, no? Malay mo, bumigay si Mr. Billionaire at ibigay ang inaasam mong sperm, di ba? 1 week din yun. You'll never know talaga. Kinikilig na sagot ng kaibigan sa kwento niya. Napaisip naman si Aliana. Totoo ngang chance na rin niya iyon upang mapilit ang binata na maging sperm donor dahil isang linggo rin silang magkakasama roon kung sakali. Sure ka ba na i-grab ko na to? Pagtatanong niya sa kaibigan. Oo girl! Go for the gold na! Matagal pa naman yan kaya makakahanap ka pa ng confidence para harapin ang mga wang. Hindi na dapat pang magdalawang isip. Sagot nito sa kanya na siyang nagpalakas sa kanyang loob upang tanggapin ang imbitasyon ng matandang wang sa kanya. Matapos ibaba ang tawag, ay desidido na si Aliana na pumunta sa wedding anniversary ng lolo at lola ni Matthew. Kailangan niyang masecure ang sperm nito upang makuha ang kumpanya na matagal na niyang pinapangarap. Ilang linggo pa ang lumipas, napabalik-balik ang dalaga sa kumpanya ng binata upang suyuin ito at mapapayag sa gusto. Dinalhan niya ito ng kape, snacks at mga alam nitong magugustuhan ng binata. Ngunit palagi pa rin siyang bigong umuwi sa kanila. Ay, ewan ko na lang talaga kung hindi pa kita mapaamo rito. Nawawala na ng pasensyang sabi ni Aliana sa sarili habang tinitignan ng hawak na halaman. Nabasa ng dalaga sa isang interview na mahilig ang lalaki sa Bird of Paradise flower dahil sa gusto rin ito ng ina niya. Kung kaya naman ay naisipan nitong dalhan ang araw na iyon ng lalaki. Flowers for you. I know you like this. Sana ako rin maging like mo soon para pumayag ka na. Nakangiting wika ni Aliana sa nakasimangot na namang binata sa harap niya. I don't need flowers. All I need is for you to stop pestering me. It's been weeks at gusto na kitang ipaharang sa mga guards sa ibaba. Tugon ng lalaki. Hindi naman maiwasan ng dalaga na magtaray sa narinig nito. Ikaw na nga ang dinalhan ng bulaklak tapos ayaw mo pa? Alam mo, mukha at katawan lang maganda sa'yo eh. Pero yung ugali mo ay napakapangit. Hindi ka marunong maka-appreciate ng mga binibigay sa'yo. Nakakainis. Wala sa isip na sabi ng dalaga. Wala sa sariling napangiti ang lalaki sa narinig na papuri sa kanya ng dalaga. Hindi nito mawari kung bakit ba nito mga nagdaang mga araw ay hindi na nito kayang pigilan ang sarili nung umiti kapag bigla na lamang siyang pupurihin ng dalaga. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Gustong-gusto mo ata talaga akong naiinis, no? Makalayas na nga. Padabog na sabi ng dalaga, saka tuluyang umalis sa opisina ng binata. Tumayo ang lalaki upang kunin ang bulaklak na dala ng babae, na basta na lamang nitong iniwan sa lapag. Itinabi niya ito kasama ng mga bagay na ibinigay rin ng dalaga noong mga nakaraang araw. Hindi ba ito napapagod? Tanong ng binata na kausap ang sarili, saka napailing ng maalala ang itsura ni Aliana na iritado sa kanya. Nang makauwi ang dalaga ay nakatanggap ito ng tawag mula sa lolo ni Matthew. Agad naman itong napatuwid ng tayo at umubo pa bago sagutin ng tawag. Hello po? Gustong sabunutan ng dalaga ang sarili nang maotal itong sumagot. Hello Aliana, this is Mr. Severino Wang. Sorry for the sudden call. Bati ng matanda sa kanya. No worries po, I'm not busy at the moment po, so it's fine. Sagot naman ng dalaga. Bakit po pala kayo napatawag? Is there a problem po ba? Dagdag pa nito. There's no problem, Iha. I just want to confirm if you'll go next week. Tanong ng matanda.
Napaisip naman ng dalaga kung anong ganap sa susunod na linggo. Nang bigla nitong maalala na sa susunod na linggo na pala ang 1 week celebration ng wedding anniversary nila ng kanyang asawa. Yes po, Mr. Wang. Expect me to be there po. Sagot nito sa malumanay na boses. Good to know that. Osha, ibababa ko na ang tawag. Maraming salamat, Iha. Paalam ng matanda sa kanya. Thank you po. Pagpapasalamat niya sa kausap bago maputol ang linya. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang matagal ng pinaghahandaan ni Aliana, ang 1 week long celebration ng wedding anniversary ng lolo at lola ni Matthew. Maaga itong nagising sa araw na yon at mabilis na kumilos. Ayaw nitong mapahiya sa mga Wang, lalo na at malaki rin ang impluensya ng kanilang pamilya sa business industry. Aliana, Iha, nandito ka na pala. Ang aga mo namang nakarating. Pagbati sa kanya ng lolo ni Matthew. Magandang umaga po, Mr. Wang. Bati nito pabalik dito. Ipinakilala naman siya ng matanda sa mga kasama nila sa resort. Tanging si Matthew lang ang hindi nito nakita. May isa pa akong ipapakilala sa iyo. Kaso nga lang wala pa siya, Iha. Hindi ko alam kung saan ba nagmana ang apo kong yun at napakasipag magtrabaho. Sabi ng matanda. Alam ni Aliana kung sino ang tinutukoy ng matanda. Ngunit wala itong balak na sabihin kilala niya ang apo nito. Kaya tumango na lamang ito at ngumiti. Good morning, Lo. Sorry, I'm late. Rinig niyang sabi ng pamilyar na boses. Humarap ang dalaga at kita niya ang gulat sa mga mata ng lalaki. Ayan na pala siya. Aliana, meet my grandson, Matthew. Matthew, apo ko. This is Aliana, ang apo ng may-ari ng Salcedo Lux Mobility. Pagpapakilala sa kanilang dalawa ng matanda na walang alam na magkakilala na ang dalawa. Ngumiti naman si Aliana sa kakinamayan ng lalaki. Nice to meet you, Matthew. Bati nito na akala mo ay mabago lang silang magkakilala. Hindi ito sinagot ng lalaki na nagtataka pa rin kung bakit ito naroon. Nang umalis ang matanda, ay agad siyang hinila ng lalaki sa isang tabi. What are you doing here? Tanong nito sa kanya. I was invited by Mr. Wang. I didn't know you'll be here. Pagmamaang maanga ng dalaga, magsasalita na sana ito nang bigla silang tawagin para kumain. Ngingising-ngising naglakad ang dalaga habang nakasimangot naman ang lalaking kasama. Matapos kumain ay napagpasyahan ang lahat na maligo sa dagat dahil nakababa na rin ang araw. Suot ang isang itim na bikini ay lumakad ang dalaga sa harap ng lalaki na napansin niyang nakatingin sa kanya. Baka tumulo ang laway mo niyan, Mr. Wang. Pangaasar nito sa lalaki na siya namang nag-iwas ng tingin. I was about to take a picture pero nakaharang ka sa view. Walang emosyong sabi ng binata na ikinasimangot naman ang dalaga. Ang sungit. Mahinang sabi ng dalaga, saka nagtungo sa dagat upang maligo. Wala pang isang oras na nakababad ang katawan ng dalaga ay may lumapit ditong lalaki na mukhang kasing edad lang ni Matthew. I heard your name's Aliana. I'm John. Pagpapakilala nito sa dalaga. Wala na sana itong balak pang pansinin ng lalaki. Ngunit nakita nito sa hindi kalayuan si Matthew na nakasakay sa jet ski at sumusulyap sa pwesto nila. It's nice to meet you, John. Matamis ang ngiting iginawad nito sa kausap dahil alam nitong nakikita iyon ni Matthew. I'm sorry kung hindi ko na napigilan ng sarili kong lapitan ka. You just look gorgeous. I can't help but to admire. Paliwanag ng lalaki. Hahawakan sana ni John ang kamay ng dalaga nang kapwa nilang sila nabigla sa paghampas ng tubig sa katawan nila. Dude, ano ba? Iritang sabi ni John kay Matthew nang makita itong nakasakay sa isang jet ski. Hindi ko kayo napansin. Matabang na sagot ng binata sa pinsan nito. Napangisi naman ang dalaga dahil sa nangyari. Nagsiselos ba ang isang Matthew Wang? Tanong ni Aliana sa utak niya bago nagpaalam na aaho na. Ikalawang araw ng selebrasyon ay suot ni Aliana ang isang red na bikini na pinatungan ng puting see-through na dress. Kumakain ito ng agahan nang makita ang binata na mag-isa sa isang lamesa. Good morning, Mr. Wang. Can I sit here with you? Tanong nito rito habang bitbitang nakalahatian ng pagkain. Napakunot naman ang lalaki. Hindi ba kumakain ka na sa kabilang mesa?
Bakit kailangan mo pang lumipat dito? Tanong ng lalaki rito. Nakita mo ako? Tinitingnan mo ba ako, Mr. Wang? Nakangising tanong ng dalaga, saka umupo na sa katapat na upuan ng binata. What are you talking about? No one's staring at you. Tanggi ng binata sa sinabi ni Aliana. Lumingon ang dalaga sa likod ng binata saka nagwika. I bet your cousin does. Hindi na iwasan ng binata ang lingonin din ang tinitignan ng dalaga sa likuran niya. At napasimangot naman ito nang makita ang pinsang si John na nakatingin ng malagkit sa dalaga. Edi magsama kayo. Padabog na sabi ng binata bago tumayo bitbit ang plato na wala ng laman. Natawa naman ang dalaga sa naging reaksyon ng binata. Ang bilis naman magbago ng mood. Natatawang bulong nito habang pinagmamasda ng likuran ni Matthew. Kinahapunan ay napagdesisyonan ni Aliana na magtungo sa pool upang maligo. Mataas pa ang araw sa dagat at ayaw nitong masunog ang balat. Ang sarap talaga! Bulong nito sa sarili nang makita ang binata na walang suot na pangitaas na saplot at basa ang katawan. Pasimple niya itong kinuhanan ng larawan na siyang nahagip naman ang mata ni Matthew. Napangisi ang binata at saka dahan-dahang lumapit dito. That's against the data privacy law, Miss Salcedo. Nangaasar na wika nito na may nakakalokong ngiti sa labi. I'm just admiring the view. Kasalanan ko ba na nakaharang ka? Pagtataray ng dalaga para maitago ang kahihiyang nararamdaman. Admiring the view? Huh, I see. Hindi ko alam na katawan ko na pala ngayon ang view. Sarkastikong sabi ng binata bago umalis. Natameme naman ang dalaga sa narinig. Namula ang mukha nito at tenga. Mukha na itong kamati sa sobrang pula. Nakakainis ka talaga! Nangigigil na giit nito sa nakatalikod na lalaki. Pangatlong araw na ni Aliana kasama ang pamilya ni Matthew. Hindi ito makatsyempo na masolo ang binata ng araw na yon dahil palaging kasama nito ang mga pamangkin niya. Gabi na naman at pagod na itong humanap ng tsyempo, kaya naman hinubad na nito ang suot at diretsyong ininom ang bote ng wine na nakalagay sa side table. I want to go home already. Usal nito sa pagod at lasing na boses. Halos maubos na nito ang laman ng bote nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto nito. Tumambad sa kanyang harapan ang topless na binata na may mapulang pisngi. Kapwa ng laki ang kanilang mga mata nang mapagtanto ang itsura nilang dalawa. What are you doing here? Utal na tanong ni Aliana sa binata habang pili tinatakpan ng kahubran gamit ang kumot. Can we talk? Utal ding tugon ni Matthew na hindi na alam kung saan patitingin. Wala sa isip na napalunok ang binata na siyang umagaw sa atensyon ng dalaga. Hindi nito alam kung anong nangyari dahil bigla na lamang itong nakaramdam ng init ng katawan. I said, can we talk? Bakit ang tahimik mo bigla? Hindi mapigilang tanong ulit ni Matthew nang walang matanggap na sagot mula sa dalaga. Napatingin ito ng hindi sadya sa pwesto ng dalaga na siyang pinagsisihan niya dahil mula sa pwesto ng binata ay kitang-kita nito kung paanong lumunok ang dalaga nang magtagpo ang mata nilang dalawa. Sagot ng dalaga na wala na sa katinuan. Nahulog na ang kumot na nakatakip sa kahubaran nito. Binalak nitong pulutin iyon. Ngunit nakaramdam ito ng pagkahilo na siyang muntik na itong ikatumba. Ngunit agad din itong nasalo ni Matthew. Nagkatitiga ng dalawa hanggang sa hindi nila namalayan na magkadikit na ang kanilang mga labi at kapwa gumagalaw sa isang malumanay na ritmo. Are you sure about this? Hingal na tanong ni Matthew kay Aliana nang may posisyon ang sarili. Dala ng alak ay hinatag na lamang bigla ni Aliana ang lalaki at hinalika ng malalim. I think I've fallen for you, Miss Salcedo. Ang huling salitang narinig ng dalaga mula sa binata bago maging isa ang kanila mga katawan. Nagising kinabukasan si Aliana na masakit ang ulo at katawan. Lumingon nito sa paligid at nakita ang mukha ng lalaki sa tabi niya. Napabalikwas ito nang mapagtanto ang nangyari sa kanila. No! Naiiyak nitong sambit. Abot-abot ang kaba nito habang pinupulot at tinaayos ang mga gamit. Nagbihis ito at agad na umalis. Hindi na ito nagpaalam pa sa matandang Wang na siyang nag-imbita sa kanya. Wala sa plano to.
Umiiyak na sambit nito. Humagulho lang dalaga sa pag-aakalang ipinilit nito ang sarili sa lalaki. Hindi nito matanggap na umabot siya sa punto na gagamitin ang katawan para mapilit ang lalaki sa gusto niya. Sa sobrang gulo ng kanyang isipan, ay wala sa katinuang nag-book siya ng flight papuntang Canada. Ang ilang linggong balak na pananatili sa ibang bansa ay umabot ng isa, dalawa, hanggang sa limang taon nang malaman nitong nagbunga ng kambal ang pag-iisa nila ni Matthew. 5 taon na ang lumipas, ngunit naghihintay pa rin si Matthew kay Aliana. Nais nitong muling makita ang dalaga dahil hindi pa rin ito nasasabi rito ang tunay nitong nararamdaman para dito. Ilang beses niya itong tinawagan matapos ng gabing yun, ngunit wala itong paramdam. Nagpunta na rin ito sa bahay nito, ngunit nabalitaan niya na lamang na umalis na ito ng bansa. Pinahanap niya ito ngunit walang balita kung saan ito nagpunta. Umaasa na lamang ito na baka bumalik pa ito sa bansa. Kaya't patuloy itong naghihintay. Matthew, bro, punta ka sa kasal ko. Bungad na bati ng kaibigan nito sa kanya matapos makapasok sa opisina nito. Inilapag ng kaibigan ng binata ang isang invitation card sa lamesa nito na pinakatitigan lamang nito. I want you there, bro. Nilagay kitang best man, kaya umattend ka. Sabi ulit ng kaibigan. Tumangoy naman si Matthew bilang sagot dito. Nag-aalala na ang lahat sa'yo, Matt. Bakit ganyan ang itsura mo? Siya pa rin ba? Nag-aalala ang tanong ng kaibigan nito. Siya lang naman talaga. Malungkot na wika ni Matthew. You don't have to worry. I'll be there tomorrow. Dagdag pa nito. Bumuntong hininga naman ang kaibigan saka nagpaalam na. Kinabukasan ay maagang nagayos ang binata para sa kasal ng kaibigan. Suot nito ang isang dark blue na tuxedo na pinadala sa kanya ng groom. Tiningnan nito ang itsura sa salamin bago ng desisyong umalis na. You look nice, bro. Bati sa kanya ng iba nilang kaibigan matapos siyang makita. Tipid lamang itong ngumiti sa kanila dahil pinapaayos na rin ang lahat dahil mag-uumpisa na ang kasal. I'm nervous. Rinig niyang sabi ng kaibigan. You'll be fine. Pagpapagaan naman ito sa loob nito. Nag-umpisa na ang kasal at isa-isa na silang nagpasukan. Tahimik lamang si Matthew habang nakamasid sa paligid nang may mahagip ang mga mata nito. Aliana? Mahinang sabi nito. Kumura pa ito ng ilang beses at nang mapagtantong ang dalaga nga ang nakita ay hindi na nito nilubayan pa ng tingin niyon. Hinintay niyang matapos ang kasal bago lapitan ng babaeng hindi na niya pinakawalan pa ng titig. Aliana? Malambing niyang sambit sa babaeng nasa harapan niya ngayon. Lumingon ang dalaga at nabigla nang makita si Matthew. Hi! Tila kapos sa hiningang bati ng dalaga sa binata. Nagtitiga ng dalawa hanggang sa ang dalaga na ang kusang bumitiw sa mga tinginan nila. Kumusta? Tanong ng dalaga rito. I'm fine. I've been looking for you all these years. Where have you been? Tanong ng binata. Natigilan ng dalaga sa narinig mula rito. Baka sa mukha nito ang pagdadalawang isip. Bumuntong hininga ito at magsasalita na sana, nang bigla na lamang itong hagliti ng bride. Hiramin ko muna ang friend ko, Mr. Wang. Yao is looking for you as well. Isasama ka rin niya ata sa panlaro. Natatawang sabi ng bride na si Jane sa binata. Tuluyan na ngang nahila ng bride ang dalaga na kasalukuyang nasa kumpol ng mga dalagang sasalo ng bouquet. On the count of 3. 1, 2, 3! Sigaw ng master of ceremony. Itinapo ng bride ang hawak na bulaklak na siyang nasalo naman ni Aliana. Nagulat na gulat pa sa nangyari. Ayan! Nasalo ng napakagandang bridesmaid ang bulaklak. Ma'am, dito po muna kayo sa gilid dahil ang mga kalalakihan naman ang susunod. Sabi ng MC sa dalaga. Naupo naman ang dalaga sa isang upuan sa gitna at pinanood ang pagtapo ng garter ng groom na siya namang nasalo ni Matthew. Oh no! Mahinang bulong ni Aliana sa sarili nang makitang papalapit sa kanya si Matthew. Inutusan ng MC si Matthew na isuot ang garter sa hita ni Aliana na siyang ikinalamig ng katawan ng dalaga. Bakit ba parang pilit kaming pinaglalapit ng tadhana? Hindi ata kaya ng puso ko ang mga nangyayari. Ang tanging sambit ng dalaga sa isipan. Isusuot
ko na. Utal na paalam ni Matthew sa dalaga bago isuot ang garter na nakuha sa hita nito. Matapos nitong maisuot iyon, ay nagsigawan mga tao sa paligid. Kiss! 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 Puro kantyaw ang inabot ng dalawa nang magtabi sila sa gitna. Napalingon naman si Aliana sa kaibigang si Jane at humingi ng tulong, ngunit tinawanan lamang siya nito. Ayaw masira ng dalaga ang kasal ng kaibigan, kung kaya't pinagbigyan na niya ang sigaw ng mga tao. Sa pisngi lang, Mr. Wang, mahinang sabi nito sa binata. Nagharumintado naman ang puso ni Aliana nang makitang papalapit ang mukha ng binata sa kanya. Napapikit na lamang ito nang maramdaman ang halik ng binata sa kanyang pisngi. And that's it, everyone! Enjoy naman kayo! Rinig nilang dalawang malakas na boses ng MC bago sila muling umupo. Matapos ang kainan, ay inanyayahan ng lahat na dumalo sa after party sa isang club. Wala na sanang balak pang dumalo ang dalaga, ngunit napilitan ito dahil sa pagmamakaawa ng kaibigan. Oo na, pupunta na ako. Basta huwag mo akong maiwan-iwan sa kung saan ha. Malilindikan ka talaga sa akin. Sabi ni Aliana sa kaibigan, bago tinanggap ang inaalok na dress nito sa kanya. Okay, promise. Akala mo naman talaga hindi sanay pumunta sa club. Remember, doon mo nga nakilala ang baby ng daddy mo. Natatawang sabi ng kaibigan sa dalaga na ikinasimangot niya. Magtigil ka nga, baka may makarinig pa sa'yo riyan eh. Saway ni Aliana sa kaibigan. Tumawa naman ang kaibigan nito, saka umaktong isiniper ang bibig. Okay na ba to? Kailangan ko pa bang ayusin ang mukha ko? Tanong ng dalaga matapos masuot ang dress. OMG! Ang sexy mo pa rin! Nakakainis ka na ha? Anong secret mo? Bakit ang ganda pa rin ang figure mo? Sabi ng kaibigan. Wala, natural na kasi to. Biro niya rito na ikinairap naman ng kaibigan niya. Okay na yung makeup mo, hindi pa naman nalulusaw eh. Tsaka baka maagaw mo pa ang atensyon ng lahat. Tama na yung atensyon lang ni Matthew ang makuha mo. Big day ko kaya to, no? Kunwari nagtatampong wika ng kaibigan na siyang kapwa rin nilang ikinatawa. Sa kabilang banda ay nagsimula na ang mga kanalakihan at binata sa pag-inom ng alak. Nasa isang tabi naman si Matthew na nakaharap sa entrance. Kanina pa nito inaabangan ang pagdating ni Aliana. Ang lalim naman ang iniisip mo, bro. Pansin sa kanya ni Yawi. Congratulations on your wedding. Bati nito rito. Late naman na yung bati mo. Nauna ka pang lumandi bago bumati. Pabirong sabi ng kaibigan. Ano, okay ka na ba? Nasabi mo na ba sa kanya? Dagdag nitong tanong. Umiling si Matthew sa kamalungkot na nagwika. Hindi pa. Ramdam ko na ayaw niya akong kausap. Susuko ka na lang ba dahil sa ayaw ka nitong kausap? Takang tanong ng kaibigan nito. Hindi. Nakangising sagot ng binata. 5 taon ko siyang hinintay. Hindi ko na siya pakakawalan pa. Determinadong sabi ni Matthew. Nagngitian ang magkaibigan, saka sabay na humarap muli sa entrance. Nandito na sila. Ang sabi ng kaibigan nang makita ang bride at si Aliana. Ramdam na naman ng binata ang hirap sa paghinga na siyang epekto sa kanya ng dalaga. Bumilis ang tibok ng puso nito nang magkatinginan silang dalawa. Matunaw, bro. Biro ni Yawi kay Matthew nang mapansing hindi na inalisa ng tingin ng binata ang papalapit na dalaga. Baka biglang mawala eh. Biro rin nito na kinatawa na lang nilang dalawa. Hi, love. Bati ng bride sa kaibigan itong nasa gilid niya nang tuluyan na silang makalapit sa pwesto nila. Ngumiti naman sa kanya si Aliana na siyang ibinalik din ito sa kanya. Napansin niya na sandaling natigilan ito sa nakita, kaya gustong magdiwang ng binata. Glad to know that I still have that effect on you. Ang sabi ng binata sa isipan nito. Umalis ang mag-asawa at sila na lang dalawa ng dalaga ang natira. Can I ask you something? Basag ng binata sa katahimikang lumukob sa kanila. Ano yun? Tipid na tanong ng dalaga. Do you still need my sperm? Tanong ni Matthew na sumorpresa sa dalaga. Napalingon bigla ang dalaga sa kanya at saka ito hinampas. Ang bastos mo! Nahihiyang sambit ng dalaga. What? You were asking for it before. Pero ngayon mo lang napagtanto na nakakahiya ang sinabi mo?
Namamangha at natatawang sabi ng binata rito. Kahit na, sana nanahimik ka na lang kasi. Pairap at mataray na sabi ng dalaga. Natawa na lang ang binata sa inakto ng dalaga. Magsasalita pa sana ito. Ngunit naunahan na ito ng tunog ng telepono ng dalaga. Hello? Rinig niyang sabi ng dalaga sa kabilang linya. Sandaling natahimik ang dalaga, saka biglang napatayo. Ano? May lagnat si Gian? Kailan pa? Tarantang tanong ni Aliana sa kausap sa kabilang linya. Hinanap ng dalaga ang susi ng sasakyan sa bag. Ngunit naalala nito na nagtaksi silang dalawa ng kaibigan papunta sa club at naiwan sa hotel ang sasakyan nito. Bakit ngayon pa? Kung kailan emergency? Hindi mapakaling sabi ng dalaga. Do you need a ride? Ang tanong ng binata na nasa tabi niya. Muntik na nito makalimutan. Nakatabi niya si Matthew dahil sa pag-aalala sa mga anak. Hindi ka ba busy? Tanong nito rito. No, I can drive you. Come on. Ayon sa kanya ng lalaki. Saka sila nagpunta sa parking lot. Sumakay ang dalawa sa kotse ng binata at sinabi ni Aliana kung saan ang direksyon na pupuntahan nila. Thank you for doing this. Malumanay na wika ng dalaga sa binata. Lumingon naman sandali ang lalaki sa kanya, saka nakangiting sumagot. I'll do anything for you. Natahimik na ang kotse buong biyahe. Ilang minuto ang lumipas at nakarating na sila sa isang puting bahay. Can you wait? Tanong ng dalaga kay Matthew sa umaasang tono. Yes, I'll wait here. Ang tugon ng binata. Agad namang pumasok ang babae sa bahay at nang lumabas ay may kasama na itong dalawang magkamukhang bata. Ang batang lalaki ay bitbit nito at sa gilid naman ay nakasunod ang batang babae. Sa hospital tayo, please. Sabi ng dalaga na halos maluha. Mabilis namang tinulungan ni Matthew si Aliana sa pagpasok sa batang lalaki sa backseat. Katabi ang batang babae na nakaupo lang. Mabilis na tinakbo ng binata ang sasakyan hanggang sa makarating sa ospital. Pwedeng pabantay muna si Gavin. Susunod ang yaya nila sa atin. Pinag-impake ko lang ng mga damit ng mga bata. Pakiusap ni Aliana sa binata. Don't worry, I'll take good care of her. Sabi ng binata saka binuhat ang batang babae sa bisig niya. Naghintay ang dalawa sa waiting area. Pinapanood ni Matthew ang bata habang naglalaro nang nakatingin din ito sa kanya. What's your name po? Inosenteng tanong sa kanya ng bata. I'm Matthew. You're Gavin, right? Tanong ni Matthew na siyang tinanguan ng bata. Tita mo ba si Aliana? Dagdag nitong tanong. No po, she's my mommy. Sagot nito na naging dahilan upang manlamig ang katawan ng binata. May mga anak na to? At sino ang asawa nito? Sunod-sunod na tanong ni Matthew sa isip. Sinong tatay ni... Matthew! Natigilan ng tanong ang binata nang marinig nito ang malakas na sigaw ni Aliana. Napalingon nito rito at nag-aalalang inalalayan nito. What's happening? Tanong ng binata. I need your blood. You're O positive, right? Seryosong sabi ng dalaga sa kanya. Tumango ang lalaki at nagpadinaod sa dalaga. Nalilitumaan sa nangyayari ay hindi na ito nagtanong pa. Thank you so much, Matthew. I owe you my life. Pasasalamat ni Aliana matapos masalina ng dugo ang anak na may dengue. Who's their father? Tanong ng binata na walang pagdadalawang isip. Natigilan naman ang dalaga sa tanong ng kaharap. Hindi nito alam kung anong sasabihin. I don't care kung sino man ang ama ng mga bata. Mabilis at total na sabi ng binata. I want you. No, I need you, Aliana. I've loved you all these years. Dagdag nito. Humagulho lang dalaga dahil sa mga narinig at sa pagod ng kanyang katawan. Magsasalita na sana ito, nang bigla na lang itong nawala ng malay. Agad namang inasikaso ng mga nurse sa paligid ang nahimatay na dalaga dahil sa fatigue. Mr. Matthew, kailan po gigising si mommy? Tanong ng batang babae sa kanya habang sabay nilang pinagmamasdan ang dalagang natutulog. Kinarga nito ang babae, saka nagwika. Kailangang magpahinga ng mommy mo, kaya baka bukas pa siya gigising. Ako na muna ang kasama mo habang natutulog siya, okay lang ba? Tumango naman ang bata sa kanya. Alam ninyo po, you look like my daddy po.
biglang sabi ng bata sa binata habang hawak ang mukha nito. Paano mo naman nasabi yan? At nasaan ang daddy mo? Bakit wala siya rito? Tanong ni Matthew dahil kanina pa ito nag-iisip kung bakit si Kalyana at ang yaya lang ang nasa bahay na pinuntahan nila kanina. Wala po eh. Sabi ni Mommy ay nag-work sa malayo si Daddy. Nakita ko lang po siya once sa picture sa wallet ni Mommy. Pagkukwento ng bata, hindi mapigilan ni Matthew ang ma-curious sa kwento ng bata sa kanya. Nang makatulog na rin ang batang babae, ay hindi mapigilan ni Matthew na buksan ang wallet ni Aliana na nakalagay sa mindside table. This is me. Bakit nandito ang picture ko? Takang tanong ng binata sa sarili nang makita ang larawan sa wallet ng dalaga. Unti-unting tumulo ang mga luha sa mata ng binata nang rumagasa ang mga alaala ng gabing nagniig ang katawan nila. You're my child. Nanginginig na wika ni Matthew nang yakapin ng mahigpit ang batang babae na buhat niya. Matthew! Mahinang sambit ni Aliana sa pangalan ng binata nang makita ang pagyakap sa anak. I was their father. You should have told me, Ali. Halos mapiyok ang binata sa sinabi nito. I'm sorry. I was scared. Ayokong maramdaman mo na obligado ka sa mga bata dahil lang may nangyari sa atin. Wala yon sa plano. Hindi ko sinasadya na gamitin ang katawan ko para makuha ang gusto. I'm sorry, Matthew. Hagulhol na paliwanag ni Aliana. Inalo naman ng binata ang dalaga. You don't have to say sorry. Ginawa mo lang nasa isip mong tama. I'm sorry if I made you feel that. You didn't seduce me, Ali. I was gonna confess my feelings for you that time. I just didn't get a chance to do so because I was enticed by your beauty. I couldn't think rational. Pagpapaliwanag ng binata. Lalong lumakas ang iyak ng dalaga dahil sa halo-halong emosyon. Kung alam ko lang na mahal mo rin pala ako, edi sana hawak ko na ang kumpanya ngayon. Bakit hindi mo naman kasi sinabi ka agad? Birong sabi ni Aliana habang umiiyak pa rin. Natawa naman ang binata dahil alam nito na hindi ang dalaga ang namamahala sa kumpanyang pinangarap nito. Baka ibigay pa sa iyo ng lolo mo kung sasabihin mong binigyan mo siya ng dalawang apo. Pabiru ring sabi ng lalaki na siyang ikinahalakhak nilang dalawa. Hinawakan ng binata ang mukha ng dalaga saka pinunasan niyon. Marahan niyang inilapit ang mukha rito at binigyan ng isang magaang halik sa mga labi. I love you, Aliana. Always have, always will. Ang pag-amin ng binata sa tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Malawak nung umiti ang dalaga. I love you so much, Mr. Billionaire. Sabi ko sa'yo, makukuha ko rin ang sperm mo at may bonus pa. Ang pag-amin ng dalaga na may kasamang biro sa dulo. Natawa ang dalawa sa kabaliwa ng babae bago nagyakap. You can have me all by yourself, Ali. Sperm man yan, pera, o kahit anong bagay pa. I'm all yours, babe, always. Napuno ng kagalakan at pasasalamat ang puso ng dalaga sa mga narinig mula sa binata. Akala nito noon ay ang kumpanyang siyang magpapasaya sa kanya, kung kaya't namilit ito para lang makuha ito. Ngunit hindi nito lubos akalain na sa kabila ng paghabol nito sa pangarap, ay ahabulin din ito ng pag-ibig na siyang kumumpleto sa kanya ngayon. Ang puso ni Aliana ay napupuno ng kasiyahan kapag nakikita niya mag-ama nitong masaya. Wala nang hihigit pa sa regalong pag-ibig na natanggap niya mula sa binata.